Hello guys. Mga ka-strokies, mga survivor na stroke, magugas tayo. Huwag tayong tamad-tamarin. Joke lang. Kwentuhan muna tayo. Habang naglalaba, habang nagugas ang inyong lola, yan. Isang taon at 10 buwan akong stroke. Unang gumalaw sa akin ay paa. Daliri ko sa paa. Tapos nakita mga 2 weeks. Gumalaw na yung unang-una, yung hintuturo ng aking, yung hinlalaki ng aking paa, ng daliri ko sa paa. Tuwang-tuwa ako. Tapos, tuloy pa rin yung diaper, yung pag-hindi mo pa kaya, pupunta pa sa may alalay ka, mga anak, mga kapatid, mga nanay, mga yun. Tapos, hindi ko na malayan, no? Nakatayo na pala ako. Talagang porsigi ako na naglakad. Naranasan ko pa nga na hating gabi. Nagnakaw ako ng hihi ako lang mag-isa. Akala ko kaya ko. Pagkatayo ko ng tulog na tulog ang aking bantay. Ang aking nanay. Nagisingan niya ako, nakatihaya na ako sa natumba. Natumba ako. Kasi hindi ako nang gising. Akala ko, kaya ko na. Kaya, yun. Buti naman, wala naman nangyari sa akin. Pero takot talaga ako. Tapos, nangyari din uli yung pumunta ako sa CR. Gusto ko na sa CR umihi. Nubad ko na yung diaper. Ito na naman, nag-alalay sa akin yung aking inaanak tsaka yung kamangkin. Naku na, nabitawan na naman ako. Ay, buti na lang hindi ako napaano uli. Ay, Diyos ko, sabi ko, talagang mabait ang Diyos sa akin. Hindi pa rin niya pinagkaloob yung masaktan ako uli. Ay, so, simula nun, araw-araw, natanggap ko na yun ang naging nadat na ng aking kapalaran. Tuloy ang buhay. Pasalamat. Pasalamat sa Lord na kahit papaano ay binigyan pa na tayo ulit ng isang buhay pa. Kaya, praise God. Kaya, kaya natin yan. Bumangon tayo. Huwag tayong palungkot-lungkot. Huwag natin isipin yung mga maririnig natin, yung mga akala mo talaga ikaw ang pinapatamaan, akala mo naman pagka may mga gastusin na involved sa bahay, iniisip mo naman, ako gusto, wala tayong magagawa, tapos palamunin pa tayo, tapos yun talaga ang magiging isip natin, kaya nagiging negative lalo. Kaya sabi ko, wag tayong gano'n. Pero hindi talaga may iwasan na kahit mga pabiro, nasasaktan pa rin tayo. Pero laban lang. Dahil totoo naman. Wala na tayong silbi. Pero salamat sa Diyos at nakakahinga tayo. Pasalamat pa rin tayo sa nangyayari. At ngayon, bumangon na lang tayo at gumawa para na harinawa darating ang araw na magiging normal ang pagkilos natin. Makagawa tayo ng trabaho, ng kayanin natin yung mga bagay na hindi kayanin. Kaya tulad nito. Laban. Kaya huwag magpadala sa emosyon. Kung saglit lang. Dito mo, ganito tayo. Yan ang gagawin natin. Kaya,
okay lang yan. Laban lang kung ano maririnig. Imiimin mo konti, konti lang. Tapos iiyak ng konti. Tapos, wala na, yun lang. Mawala uli yun. Pag makarinig ka uli ng mga parinig-rinig ng sa pamilya natin, okay lang yun. At least, ang iba naman dun, totoo naman. Kaya, okay lang. Kayanin natin. Isang pagsulbok na dapat talaga natin ay kayanin. Sabi nga ng Diyos, walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Kaya kasama din yan sa pagsubok. Ito na guys. Salamat sa pagsama at tapos na ako mag-ugas.